Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message. Ano yung current energy ng person mo? Meron ako nakikita dito ang Virgo, Capricorn, Taurus. Merong Aries, Leo, Sagittarius. May Aquarius. Meron dito ang Capricorn. Meron Gemini, Aquarius, and Libra. Nakikitaan ko dito, meron ka ditong tao na yung ang nararamdaman na to, no, hindi siya masaya ngayon sa kanyang kinalalagyan. Ano? Pwede rin sabihin kaya hindi to nagiging masaya sa kanyang kinalalagyan dahil meron tong dinaramdam na problema, o pwede rin sabihin na mahirap sa kanya na wala ka sa tabi niya, or pwede rin sabihin na meron tong mga sakripisyong ginagawa na kung saan ano, sinasakop siya dito ng kanyang problemang ito, no? Kung ano man yung kinakaharap ng tao na to, nakikitaan ko dito na mabigat, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na ni-stuck siya sa isang sitwasyon kung bakit hindi niya nakikita yung saya, okay? So, nakikitaan ko dito, pwede rin sabihin malungkot tong tao neto kasi hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya pinagtutuunan ng oras at panahon. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na ikaw yung kaligayahan ng tao neto, kaya lang hindi niya maramdaman, ano, kasi nakikitaan ko dito na merong pagbabaliwala. Maybe merong kang pagbabaliwala na ginagawa sa tao na to kung bakit nalulungkot siya dito, okay? So, nakikitaan ko dito, meron tong hinihiling, okay? Or pwede rin sabihin, meron tong minamanifest dito, no? Yung iba sa inyo, napapanaginipan mo tong tao mo, okay? Or pwede rin sabihin na bigla mo tong naalala, ano? So, nakikitaan ko dito na gusto nitong maging balance ang lahat. Hinihiling niya to. Gusto niyang maging maayos, matanggalan itong mga negative na emotion na nararamdaman niya. Kasi nakikitaan ko dito, may pagkikip-kip ito, or pwede rin sabihin na masyado niyang yung emotion niya, siya lamang yung nagdadala. Ay, minsan nagdadala, no? Hindi siya nag-share ng kanyang totoong saloobin, or pwede rin sabihin wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema, wala sa kanyang sumusuporta, o wala siyang kaibigan dito na mapagsasabihan ng kanyang mga problema dito. Pero itong tao mo, gusto nitong maging matagumpay itong connection na to, okay? Meron tong kahilingan na ginagawa dito, okay? Kumbaga, umaasa to na isang araw ay maging okay ang lahat. Ito na yung nakikita ko.
So, nafe-feel ko din dito, yung iba sa inyo, masyado mong pinoprotektahan yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko, no? Masyado kang nakapokus sa sarili mo. So, nakikita ko dito, open yung solar chakra mo, no? So, nafe-feel ko dito yung shield, or pwede rin sabihin, masyado kang grounded, ano? So, nafe-feel ko dito, nagiging kang matalino sa sitwasyon mo, okay? Maybe ikaw ayaw mo na rin umasa sa tao na to. Ito lang nakikita ko, mas nagiging kang matalino sa sitwasyon mo, okay? Kumbaga, ikaw, mas naka-priority ka sa iyong sarili dito. So, nakikita ko dito, mas pinoprotektahan mo dito yung peace of mind mo. Nagiging kang matalino at pwede rin sabihin, isinasaisip na sa'yo dito na kailangan nang mag-focus sa sarili, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito na itong tao mo ay hindi siya balance, okay? Kasi itong tao mo, meron siyang mga ugali na hindi niya matanggalan, or meron siyang mga bisyo dito na hirap siyang malisan, ano, or pwede rin sabihin meron tong addiction, may mga bisyo to, or pwede rin sabihin na may pagka-obsess, ano. So, nafe-feel ko dito, hindi to balance sa panahon ngayon, okay? Hindi niya makita, or pwede rin sabihin, hinahanapan ito ng, kumbaga hindi niya makita, pero humahanap ito ng solusyon para maging maayos siya dito, okay? Kasi nafe-feel ko dito, yung sarili niya yung kalaban niya dito. Kasi yung emotion eh, andun pa rin, ano, yung obsession, or pwede niya sabihin yung pananabik sa'yo, or pagkagusto sa'yo, ano. So, nafe-feel ko dito yung obsession or addiction ng tao na to, no? Kaya lang, nakikita ko dito, the more na lalo kang nagiging mailap dito sa tao mo, the more na na-attract ito sa'yo. Ito lang nakikita ko, no? Give me the message. So, nakikita ko dito, no, yung iba sa inyo, meron kang tao dito na nasasaktan, ano. So, nakikita ko dito yung mga pinagdadasal ng tao nito sa connection na to ay hindi pa nagkakaroon ng bunga, or hindi pa nagkakaroon ng resulta, no. Alam ng tao na to na marami siyang nasayang na oras, panahon, ano. So, pwedeng binaliwala ka niya dito, or pwedeng sabihin isinantabi ka. Or pwede rin sabihin, energy mo to, no? Isinasantabi mo muna yung larangan ng pag-ibig, okay? Kasi mas kiniklear mo yung kaisipan mo dito, okay? So, itong tao mo, nasasaktan siya dito kasi hindi lumalago yung inyong sitwasyon or yung inyong connection dito, no? Gusto ng tao na to na magkaroon ng, ano, yung mantipo na maging maayos ang lahat, ano? Pero nakikitaan ko dito, itong tao mo hindi to nakakatulog. Marami tong iniisip, or pwede rin sabihin na marami siyang problema na kinakaharap sa Ten of Swords and Five of Wands. May away, kaguluhan, or pwede rin sabihin magkagulo, no? Ito yung iniisip ng tao mo dito. Pero nakikita ko dito na itong tao mo, gusto niyo makipagkasundo sa'yo dito, no? Kasi nafe-feel ko dito na lahat ng mga obstacle or nangyayari sa inyo, nakikita ko dito na gusto niyo matapos to, ano? Kaya lang, dahil marami ditong hadlang, maraming balakid, ano, sa connection niyo, pwede rin sabihin sa trabaho niya, pamilya niya, pamilya mo, no? So, nafe-feel ko dito na mayroong conflict or away, kaguluhan, or pwede rin sabihin hindi nagkakasundo ang dalawang panig dito. Ito lang nafe-feel ko. Pero gusto niya itong maayos ang lahat, okay? Pasensya na kayo ha kung medyo mabagal ako magsalita kasi ako ay merong laso. Ang sakit ng dila ko. Kaya ako ay nahirapan magsalita, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko dito. So, tingnan pa natin, ano. Give me the message.
Oo. Kaya ka nagugustuhan ng tao na to kasi ano ka, kumbaga malinis ka, mabuti ka, mabuti kang babae, mabuti kang lalaki. Ito yung nagugustuhan niya sa'yo, no? Yung pagiging mong pure. Kaya lang alam ng tao nito yung nagawa niyang pagkakamali dito. So nakita ko yung 10-10. So nafe-feel ko dito na alam ng tao mo yung sinayang niya. Alam ng tao mo na nasaktan ka niya. Alam niya yun. Kaya itong tao mo, hindi siya nagiging mapala dito. Ito lang nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ko dito na mabuti ka eh. So nasaktan ka niya. Kaya itong tao mo, hindi siya nagiging mapalad sa sitwasyon na kinakaharap niya dito. Marami siyang problema ang kinakaharap. So nakikitaan ka ng tao nito na handa ka, matapang ka, matatag ka. Nakikitaan ko dito, itong tao mo nag-iisip to kung paano mo nakaya. Nakaya yung matipang paano mo nakaya na malampasan tong mga kinharap mo no, nung nasaktan ka dito. Okay? Ngayon niya naaalala yung mga nakaraan ninyo. Alam ng tao na to na nasaktan ka niya. So maybe kayo nakaka-survive na ngayon no, nakaka-moving on ka. So itong tao mo dito, hindi siya nagiging mapala dito. Kaya ito yung nag-iintay dito. Okay? Nakikita ang kanya na strong, okay? Strong personality, strong yung character mo. So itong tao mo nag-iisip dito, paano mo nakaya? Ito yung tanong niya. Ano yung ginawa mong hakbang para makamoving on ka? So meron ditong Year of the Pig, Year of the Horse. Namimiss ka ng tao na to. Ito lang nakikita ko. Okay? Naiisip ka nito, naalala ka nito. Alam mo yung tao mo dito, may dahilan siya kung bakit lumayo to. Ito lang nakikita ko, no? Kaya lang hindi niya maayos pa. Okay? Kasi kahit yung sarili niya dito, hindi niya pa maayos. Okay? Ito lang na-feel ko. Meron tong kinakaharap na pagsubok na nahihirapan siyang ayusin. So itong tao mo, naaalala ka ng tao na to, no? Namimiss ka nito yung presensya mo. Kaya itong tao nito may mga tanong sa sarili, paano niya nakaya? Okay, paano mo nakaya makamoving on sa ganitong sitwasyon na ngayon siyang nasasaktan dito? So meron ditong obsession. Yung tao mo dito may pagka-obsess pa rin sa'yo. Hinihiling mo to. Yung iba sa inyo napapanaginipan mong tao na to. Ito rin nakikita ko, no? Or pwede rin sabihin, once na napanaginipan mo to, magi kang aware sa message niya sa panaginip mo. Okay? Ayan. So, tingnan pa natin dito sa card na to. Nakikita ko, no? Naalala ka niya kasi may mga problema siya. Alam mo yun? Maybe ikaw, lagi kang andyan kapag may problema tong tao na to at namimiss niya yung presensya mo. Give me the message, waves, emotion, coming, going on. So, nakikita ko dito ngayong tao mo, nagiging emotional, okay? Meron tong mga dinaramdam eh. Meron ditong nasasaktan, okay? Or pwede rin sabihin na tumungo to sa'yo na medyo emotional, okay? So, nakikitaan ko dito na gusto kang makasama ng tao nito. Gusto ka nito maging family. Or pwede rin sabihin na ito yung gusto niya mangyari, mabuo yung pamilya. Kaya lang, hindi pa rin ito nagpapakatotoo.
pwedeng pwedeng ma-pride or pwedeng sabihin na may hiya, ganyan. Or pwedeng sabihin na hiya kung anong i-re-reaction mo no sa gusto niyong mangyari. Roller coaster. So nafe-feel ko nandito siya sa moment na parang nasa roller coaster. Maraming pagsubok. So meron tong fake profile ano sa social media. Tinitingnan ka nito. Okay, pretending, okay. So nakikitaan ko dito na tinitingnan ka nito sa social media, okay? Kasi ayaw niyang makita mo or pwedeng ayaw nitong malaman mo, okay? Meron tong fake account or pwedeng sabihin ano. Nagbi-pretend to na okay ang lahat, okay siya, pero deep inside nasasaktan siya dito, okay? 555, give me the message. So meron ka dito na gossip. So nakikita ko din dito, no? Meron tong inggit or pwede rin sabihin meron tong selos na nararamdaman. Pwede rin sabihin meron kang mga pinopost sa social media, no? Meron tong selos or inggit na nararamdaman sa'yo, okay? Kung meron kang bagong maliligaw or bagong pinopost ano, na feeling in love, ganyan. Nagsiselos to, okay? Ito lang yung nakikita ko, ayan. Thank you for watching. Love and peace.